kayo ay nanonood ng ating weekly Bantay Bulkan. Apat na bulkan sa Pilipinas na may nakataas na alerto ang mahigpit pa rin binabantayan ng DOST PHIVOLCS. Kasama na nga rito ang Taal sa Batangas na nananatiling nakataas ang Alert Level 2. Samantala ang Mayon sa Albay, Canloon sa Negros Island at Pinatubo sa gitnang Luzon ay nananatiling nakataas ang Alert Level 1. Paalala po ng DOST PHIVOLCS, ang pagtaas po ng alerto ng bulkan ay depende kung anong bulkan ang pinag-uusapan at hindi isang basehan lang ang kanilang binabantayan. Kasama sa binabantayan ay ang seismic activity o paggalaw ng mga lupa, paglabas ng steam, gas at abo, temperatura at acidity, bilang ng sulfur dioxide at carbon dioxide, ground deformation o pamamaga ng lupa o ang tinatawag na inflation at ang deflation o paglubog ng lupa. Ating alamin ang lagay ng mga bulkan batay sa paggalaw ng mga lupa. Sa nakalipas na 24 oras ay naitala ang 148 volcanic earthquakes sa Taal. Kumaunti naman ang paggalaw ng lupa sa Pinatubo kumpara noong nakaraang linggo dahil isa lamang po ang naitalang volcanic earthquake dito. Sa kabilang banda naman, ang Mayon at Canloon ay hindi nakitaan ng volcanic earthquake sa loob ng 24 oras. Kung steam emission naman ang pag-uusapan, ang Taal po ay nakaranas ng mahinang pagsingaw na umabot lamang ng 5 metro. Moderate emission naman ang inilabas ng Mayon. Wala namang naitalang pagsingaw sa Canloon at Pinatubo. Atin namang alamin kung ilan sa mga binabantayang bulkan ay naglabas ng mga sulfur dioxide. Sa huling tala po ng DOST PHIVOLCS, nagbuga ng sulfur dioxide ang Taal ng 2,325 tonelada kada araw. Mayroon ding pagbuga ng sulfur dioxide sa Mayon na umabot ng 80 tonelada kada araw. Ang Canloon naman ay may inilabas na 76 na toneladang sulfur dioxide kada araw. Dumako naman po tayo sa lagay ng mga bulkan base po sa mga naitalang paglubog at pamamaga ng lupa. Ayon sa mga pagsusuri, ang Taal ay may marahan at tuloy-tuloy na pamamaga ng lupa simula pa noong January 2020 kung saan huli itong pumutok. Ayon pa sa DOST PHIVOLCS, nag-iindika ito ng tuloy-tuloy na magmatic activity sa di kalalimang parte ng bulkan. Mayroon pa rin mga naitalang pag-angat at paglubog ng lupa sa Mayon simula pa noong nakaraang taon. Ang Canloon naman ay may slight inflation o bahagyang pamamaga ng lupa simula pa noong June 2020 na nagsasabing may posibleng aktibidad ng magma sa malalim na bahagi ng bulkan. Kung ang mga posibleng lugar na apektado naman ang pag-uusapan, binabalaan naman po ng DOST PHIVOLCS na delikado pa rin sa isla ng Taal na nananatiling nasa Alert Level 2, kasama rin ang Permanent Danger Zones at karatig pang mga lugar. Dahil may posibilidad pa rin itong maglabas ng steam, magsanhi ng mga volcanic earthquake, minor ashfall at magbuga ng volcanic gas na delikado para sa mga tao at hayop. Inirekomenda na rin na bawal munang mamalagi at mamangka sa Taal Lake. Binabantayan naman ang Canloon na nasa Alert Level 1 pa rin kasama na ang 4-kilometer permanent danger zones nito dahil sa pagtaas ng tsansa na magkaroon nito ng phreatic explosion kung saan usok at abo ang inilalabas nito. Delikado po ito. Samantala, kahit wala pa rin banta ng magmatic eruption ang Mayon, pinaiiral pa rin dito ang 6-kilometer radius permanent danger zone dahil posible pa rin itong magdulot ng mga pagbagsak ng lupa, pagbagsak ng mga bato, pagguho ng lupa, paglabas ng mga abo at pagbuga ng mga maiinit na steam. Binabalaan naman ang mga nakatira malapit sa mga ilog ng Mayon dahil sa posibleng pagbuo ng lahat kung magkakaroon ng pag-ulan dito. At karagdagang impormasyon, binabalaan pa rin ang ating mga piloto sa tulong ng Civil Aviation Authorities na umiwas munang lumipad sa Taal at Canloon. Nananatili pa rin tahimik ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Pero nakataas naman ang Alert Level 1 sa Pinatubo. Maliban nga sa mga pasulpot-sulpot na lindol, hindi katulad ng ibang mga bulkan na nakataas ang Alert Level. Ang Pinatubo ay hindi pa rin nakararanas ng pagbuga ng sulfur dioxide
paglabas ng mga steam at pamamaga ng lupa. Kaya paalala po ng DOST FEVOLX, hindi pa rin ito nakikitaan ng agarang pagputok sa kasalukuyan. At para laging alert, i-follow lang ang mga social media pages ng DOST FEVOLX at ng DOST TV. Abangan din linggo-linggo ang iba pang mga programa ng DOST TV. Sinisiyensya tuwing Lunes alas 5 ng hapon. Bantay Bulkan tuwing Martes alas 5 ng hapon. Expert Talk Online tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon. At DOST Report tuwing Biyernes alas 4 ng hapon. Ako po si Jel Miranda. Laging tandaan, ligtas ka kung informed ka. Ito ang inyong weekly DOST FEVOLX Update, Bantay Bulkan.